Mga kaibigan, ang inyo pong napapanood na video ay nagpapakita po ng overloaded na pampasaherong jeep. Alam ko pong hindi na ito bago sa ating paningin dahil ito po ay karaniwang nakikita na natin sa mga probinsya. Tulad na lamang po ng video ang ating napapanood ngayon. Ito po ay kuha sa lungsod ng Katpalongan dito sa Samar, mga banda 5:30 po ng hapon, Lunes, 21 ng Hulyo taong 2014, isang linggo bago ang State of the Nation address ng Pangulong Aquino. Samantala, ang pampasaherong jeep na po yan ay namamasada mula Katpalongan, patungong bayan ng Yabong, Muchong at Paranas. Umigit kumulang 25 kilometers ang layo at tinatahak nito ang National Highway kung ikaw ay patungong Tacloban sa Leyte. Sa kasalukuyan, nasa harapan ng mismo ngayon ang jeep na yan sa Bureau of Fire Protection at ng City Hall. At ang malupit pa dito, malapit lang ito sa opisina ng LTO, approximately 100 meters away, bandang unahan mula sa kanyang pwesto. Ano ba yan? Paalala sa mga nagbibiyahe, please fasten your seatbelt o dapat nasa loob ng sasakyan at ang mga pinto dapat nakalock o nakasara para mas makaiwas sa anumang aksidente. Eh ano yan? Oh my kulay! Bakit hindi sinisita? Di ba bawal yan? Tama! Yan po ang patuloy pa rin na tanong ng bayan. Overloaded nga eh. Bakit hindi hinuhuli ng mga kinauhulan? Anong meron mga sir? Hintayin ba natin na may magreklamo sa inyong opisina o magkaroon muna ng aksidente sa kalsada? Huwag naman sana. Eh, kailan po ba kayo aaksyon? At kailan pa po nyo sasabihin bawal yan, Mamang Tsuper? Sus, Ginoo. At batay sa kuha ng ating cellphone video, hindi lamang araw ang may ganitong eksena, kundi pati rin sa gabi, mas peligroso para sa ating mga kamamayan. Ang tanong, sino naman kaya ang dapat nating ireklamo o sisihin kung sakaling may hindi magandang mangyari sa kanila? Si Mamang Tsuper ba na alam ng bawal at puno na kumukuha pa rin ang pasahero o ang mga pasahero mismo na dahil alam ng delikado pero nagpupumilit pa rin? O di naman kaya ang jeepney operators na maaaring tinotolerate lang nila ang kanilang mga drivers ng ganitong klaseng pamamasada sa lansangan? O di naman kaya mga kinauukulan na didmalang, in short, walang pakialam? Sus, Ginoo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang matagal ng problema at isyong dapat din tutukan ng bayan. Hindi lamang dito sa Samar, kundi maging sa buong bansa. Maraming salamat at magandang